Hello! Kumusta mga bata? Handa na ba kayo sa ating aralin? Tara, sabay-sabay tayong matuto! Pagkatapos ng module na ito, inaasahang maibibigay mo ang iyong sariling pananaw tungkol sa mga pagtugon ng mga Pilipino sa patuloy na mga suliranin, issue at hamon ng kasarinlan sa kasalukuyan. Ang ating paksa para sa araling ito ay ang sariling pananaw tungkol sa mga pagtugon ng mga Pilipino sa patuloy na mga suliranin, issue at hamon ng kasarinlan sa kasalukuyan. Bagamat tuluyan nang napasa atin ang kasarinlan na minibithi ng mga Pilipino, hindi pa rin dito natapos ang mga hamon sa kasalukuyang kasarinlan. Ang bansa ay nahaharap sa maraming suliranin at hamon. Sinubukang tugunan ng mga bagong naihalal na pangulo ang pangangailangan ng mga mamamayan sa pamamagitan ng mga programang ipinatupad sa ilalim ng kanilang panunungkulan. Para sa pagbabaliktanaw sa ating nakaraang aralin, kilalanin kung sinong pangulo ng Ikatlong Republika ang humarap sa suliraning nakalahad sa ibaba. Piliin ang tama kung ang pangungusap ay tama at mali naman kung hindi. Mayroon kayong 10 segundo upang sagutin ang bawat tanong. Unang bilang, sa panahon ng panunungkulan ni Ferdinand Marcos, naganap ang pagsilang ng aktivismo, suliranin sa pambansang kapayapaan at kaayusan at pambobomba sa kalakhang Maynila. Magaling! Ang pangusap ay tama! Para sa pangalawang bilang, patuloy ang pagbaba ng halaga ng piso sa panahon ng panunungkulan ni Elpidio Quirino. Nakuha niyo ba ang sagot? Mali ang pangungusap na ito. Para sa pangatlong bilang, ang mababang moral ng mga mamamayan dahil sa pagkawala ng mga mahal nila sa buhay at kabuhayan ay nangyari sa panahon ng panunungkulan ni dating Pangulong Manuel Rojas. Mahusay! Ang pangungusap ay tama! Para sa pang-apat na bilang, nangyari ang martial law sa panahon ng panunungkulan ni dating Pangulong Carlos P. Garcia. Magaling! Ang tamang sagot ay mali! Para sa panglimang bilang, malubha ang suliraning pinansyal ng bansa mula pa noon hanggang sa ngayon. Mahusay! Ang pangungusap ay tama! Nakuha niyo bang lahat ang mga sagot, mga bata? Kung gayon, magaling! Ano ang masasabi nyo sa larawan? Anong suliranin ang nais ipahatid ng larawan? Kung ang sagot nyo ay kahirapan, ito ay tama. Sa inyong palagay, matatapos pa kaya ang kahirapan na dinaranas ng ating bansa? May pag-asa pa kaya ang ating bansa upang makaahon tayo sa kahirapan? Ano ang pwede mong gawin upang makatulong bilang mag-aaral? Ano ang pwede mong gawin upang makatulong sa pagpapaunlad sa ating bansa?
atin nang umpisahan ang paksa para sa araling ito na ang sariling pananaw tungkol sa mga pagtugon ng mga Pilipino sa patuloy na mga suliranin, issue at hamon ng kasarinlan sa kasalukuyan. Naharap man sa maraming suliranin, sinubukang tugunan ng mga pangulo ang pangangailangan ng mga mamamayan. Tulad na lang ni dating Pangulong Corazon Cahuangco Aquino na nanungkulan sa Pilipinas mula taong 1986 hanggang taong 1992. Nagsimulang manungkulan si Pangulong Corazon Aquino sa gitna ng maraming suliraning naiwan ng dating Pangulong Marcos. Kabilang sa mga suliranin ay ang mga sumusunod. Una, paglugmok ng ekonomiya at malawakang paghihirap ng mga mamamayan. Pangalawa, malaking pagkakautang sa mga dayuhang bansa. Pangatlo, pagkalugi ng mga bangkong pag-aari ng pamahalaan at pag-aalsa ng mga militar tulad ng kudeta. Ang kudeta ay pag-aaklas ng isang maliit na organisasyong grupo o seksyon ng Estado upang pabagsakin at palitan ang nakaluklok na gobyerno. Sa kabila ng mga suliraning kinaharap ni dating Pangulong Corazon Aquino, marami pa rin siyang mga programang na ipatupad para sa ating bansa. Una, napatatag niya ang pamahalaan laban sa mga ibig magpabagsak nito. Pangalawa, nakapagpatupad siya ng mga programang pang-ekonomiya at libreng edukasyon sa sekundarya. Pangatlo, naibalik ang karapatan sa pagboto. Pang-apat, pagbawi sa mga nakaw na yaman ng mga Marcos. Pang-lima, paglikha ng saligang batas bilang 1987 na naging saligan ng ating pamahalaan hanggang ngayon. Noong natapos ang termino ni Corazon Aquino, sumunod naman si Fidel Valdez Ramos bilang Pangulo ng Pilipinas na nanungkulan mula taong 1992 hanggang taong 1998. Gaya ni dating Pangulong Corazon Aquino, marami ding suliraning kinaharap si dating Pangulong Fidel Ramos. Unang-una na, ang pork barrel. Ang pork barrel ay nawawalang pondo ng gobyerno na pinaghihinalaang napupunta sa bulsa ng mga kawani ng gobyerno. Ito ay sa halip na magamit sa proyekto para sa pangangailangan ng mga mamamayan. Nagpairal din siya ng Expanded Value Added Tax o EVAT at inalis niya ang pagkontrol sa presyo ng langis. Kaya't tumaas ang presyo ng mga bilihin at tumaas din ang kriminalidad. Bumaba ang agrikultura sa bansa at hindi umangat ang kaunlaran ng bansa. Ang dating mayayaman lamang ang lalong yumayaman at ang mahihirap ay hindi gaanong natutulungan. Tapos na ang ating aralin mga bata. Ngayon naman, magbigay at ipaliwanag ang suliraning kinaharap ni na dating Pangulong Corazon Aquino at Fidel Valdez Ramos. Isulat sa comment section ang inyong sagot para dito. Habang sinusulat ang inyong mga sagot, maaaring itigil pansamantala ang video lesson na ito at ituloy ulit kapag kayo'y tapos na sa pagsagot. Tapos na ba kayo sa inyong pagsagot, mga bata? Magaling! Ito naman ang kailangan ninyong tandaan para sa araling ito. Matapos mapaalis si Pangulong Marcos sa pamamagitan ng Revolusyong EDSA, ay nanungkulan si Pangulong Corazon C. Aquino. Ginamit niyang saligan ng pamahalaan ang saligang batas ng 1987 at maging sa kasalukuyan. Nung natapos ang kanyang termino, nahalal naman si Pangulong Fidel Ramos. Tulad niya, may mga kinaharap din siyang mga problema, unang-una na ang pork barrel.
Para naman sa inyong pagsasanay, pumunta sa menti.com at ilagay ang code na 628-429-90. Ayan, tapos na tayo para sa araling ito, mga bata. Kayo ay aking binabati sapagkat may natutunan na naman kayo para sa araw na ito. Hanggang sa muli, paalam!